Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Natatawa ako kasi yung nakaraan, no? Ang basa ko kasi Gark. Kasi wala naman kasi siyang dash or hindi niya pinaghiwalay yung Gar sa C. So, Garci pala nga talaga, no? Gandang umaga po, Kuya E. It's sa lahat po ng sumusuporta sa inyong channel. Si Garci po ulit ito, yon. Yung una mo kasing letter, diretso siya, G-A-R-C, dire-diretso, walang dash or walang kung ano-anong pagkakahiwalay yung space. So, Gark yung naging basa ko. Nag-isip pa talaga ako kung paano babasahin. Pero anyways, ngayon, importante sa lahat, nalaman natin ang katotohanan. Kuya E, dahil po sa nangyari sa amin ni Arlon ay nagbago ang aking pananaw sa aking sexual na aspeto. Kuya E, lagi kong naiisip ang ginawa at pinagawa sa akin ni Arlon. Kapag naiisip ko ang kanyang paps ay biglang tumatayo rin ang sa akin. Kaya minsan, kahit wala naman akong pinupuntahan doon sa lugar nila, ay nagpupunta ako, nagbabaka sakaling makita ko si Arlon. Minsan, Kuya E, pumupunta ako ng bukid para mamulot ng bunga ng mangga nang bigla ko siyang nakasalubong sa tabi ng tubuhan at sabi niya sa akin, saan daw ako pupunta? Sabi ko naman ay mamumulot sana ako ng mangga. Sabi niya, ikaw, ba't may dala kang baril? Sabi naman niya, manghuhuli daw siya ng ibon o mamamaril. Sabi ko rin naman, doon ako papunta sa manggahan, sabay na tayo. Okay, sabi ko. Naglalakad kami papunta sa manggahan, bigla siyang tumigil at binuksan ng zipper ng short na maong at binaba ang kanyang brief at umihi. Sabi niya, Kuya, namiss mo siguro yung paps ko, no? Sabi ko naman, oo. Sabi niya, doon tayo pumunta. Sa ilalim ng puno ng mangga, paghinto niya, binuksan niya ulit ang zipper at ibinaba ang brief. Tapos pinaupo ako at tinutok ang kanyang paps sa aking bibig. Kaya Kuya E, wala na akong sinayang na pagkakataon at nalantakan ko na nga ang galit niyang paps habang subo ko rin yon, hinahagod niya ang aking buhok at minsan dinidiin niya ang aking ulo para malantakan ko o maisubo lahat. Ngunit sadyang mahaba at mataba ang kanyang paps kaya paminsan-minsan ay naduduwal din ako. Mga ilang minuto ko rin yon nilantakan ng kanyang sabihin na higa daw ako. Sinapin niya ang kanyang damit at nahiga naman ako. Tapos hinubad niya ang aking short at brief at nilawayan ang lagusan. Pumasok ang kanyang paps sa akin. Dahil sa tindi ng laki noon, sobrang hapde. Naluluha ako, Kuya E. Masakit, sabi ko. Ayoko na. Pero sabi niya, konting tiis lang. Napasok na nga yung paps. Masarap daw. Pero kahit nakapasok na Kuya E ay wala pa rin ako maramdamang sarap kundi puro sakit lang at umindayog na siya sa likod habang pinubulong niya sa tenga ko na tiisin ko lang daw para lagi niya akong pagbibigyan. Umungol siya at naramdaman ko na may mainit sa aking lagusan. Yung pala sumabog na ang bulkan. Sabi niya masarap daw dahil ako'y birhen. Biglang tumayo at nag-ayos at iniwan na niya akong nakaupo sa damuhan. Tapos sinuot ko na ang aking mga saplot. Naglakad pa uwi. Akala ko ba may lakad? Yun pala'y lakad niya. Mula nang makatikim talaga ako ng paps, parang hinahanap-hanap ko na ang kapitbahay naming sinal dahil madalas ko nang pagpantasyahan at silipan kapag naliligo siya. Isang araw, Kuya E, pumunta ako kina Nald, nakipaglaro ako sa kapatid niya na kambal na kaedaran ko lang. Kumatok ako sa pinto. Sabi ng isang boses, alam ko ay si Nald yun. Sabi niya sa akin, sinong hinahanap mo? Sabi ko, sina kambal, andyan ba?
Wala, kasama sila ni nanay. Pumunta ng bayan. Pasok ka at pumasok naman ako. Nanood pala sila ng TV at nakahiga, walang pangitaas. Kuya, kaya kita ko ang malaking chest niya. Nadako ako sa kanyang bukol. Sabi ko sa isip ko, malaki rin siguro yun. Napansin niya ako nakatitig at bigla niyang sinabi na, gusto mo bang tumede? Saan? Sabi ko, nilabas niya ang ulo ng kanyang pops, Kuya E. Pinaupo ako sa tabi niya at hinawakan ng aking ulo, tinapat sa ulo ng kanyang pops. Sabi niya, dilaan mo. Alam ko, marunong ka niyan. Kasi sabi ni Arlon ay nilantakan mo raw ang kanyang pops. At lagi kitang nahuhuling sumisilip. Kaya ngayon, ayan na, magpakasawa ka. Kuya E, pinasok ko na, nilantakan ko na nga ang sobrang standing ovation niyang pops. Pinahiga ako at binayo ang aking bibig. Sabay, sarap na sarap ako Kuya E sa ginagawa kahit nabubulunan ako. At biglang may nalasahan na nga akong maalat-alat, mainit na umungol siya. Sabi niya, ayan na ang gatas ko, lunukin mo. At nalunok ko ngayon. Mas masarap kasi ang gatas ni Nald kaysa kay Arlon. Malat-alat at hindi malansa. Kuya E, mula na may nangyari sa amin ni Nald, halos araw-araw niya akong pinapalantak, pinapahinom ng gatas. At isang araw, sabi niya, pasukin niya raw ako. Hindi naman ako tumanggi. Kasi masarap kasama si Nald. Gwapo na, malaki ang katawan, plus malaki ang pops. Sa susunod Kuya E, kwento ko naman si Ian, ang maelding kapitbahay. Maraming salamat Kuya E at pagpasensyahan na rin ang aking sulat dahil phone ko lang to ginagawa. Lubos na gumagalang, Garcy. Okay, maraming salamat sa iyo Garcy. Ayun, puro L story ang kwento ni Garcy. Anyway, maraming salamat at least no, nasagot yung tanong kung hindi pala siya Gark, kundi Garcy. Muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.